Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Roy Azarcon at tara nang muli sa landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay galing sa magandang balita ayon kay San Marcos sa 12th kabanata. Ang ebanghelyo, mga kaibigan, mga kapatid, ay tungkol sa pagbabayad ng buwis. Nagkataon na tinanong siya si Jesus ng mga Pariseo tungkol sa pagbubuwis sa mga Romano na kasalukuyang sumasakop sa Israel sa mga panahon na iyon. Sabi nila sa kanya, "Guro, nais po naming itanong kung labag ba sa kautusan ng Diyos ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat ba o hindi dapat kaming magbayad ng buwis?" Kaibigan, kapatid, umuugong na muli ang tunog ng eleksyon sa Pilipinas. 11 months na lang, boboto na tayong muli. Hindi pa tapos ang pandemya, hindi pa nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas, may mga Tsino pa tayong pinapaalis sa West Philippine Sea. Eleksyon na uli ang pinag-uusapan natin sa mga panahon ito. Kahit kung ikaw o ang mga magulang mo o kakilala mo ay nagbabayad ng buwis, mapapatanong ka na nga naman, saan ba napupunta ang buwis na binabayad natin? May baksin na ba tayong natanggap na libre mula sa gobyerno? Nakatanggap na ba lahat ng ayuda sa may higit na isang taon ng pandemya? Ano-ano ang naging benepisyo natin sa mga leader na hinalalal natin? Ang mga tanong na iyan, kaibigan kapatid, ay totoo at may saysay. Valid ang tanong, ika nga, at nangangailangan ng sagot. Ngunit, tatanungin din natin, kaibigan kapatid, tayo ba ay nagbabayad ng buwis para makakuha ng ayuda? Para magkaroon ng baksin na libre? Para makapagpasweldo ng mga opisyal o minsan nakukurakot? Ano ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo? Sabi ni Jesus, "Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan niyo ako ng isang salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Ang tugon nila, "Sa emperador po." Sabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos." Ang pagbubuwis, kaibigan kapatid, ay pagmamahal sa bayan. Kahit gusto pa natin ang leader na naihalal o hindi, dapat mangibabaw ang pagmamahal sa bayan higit pa sa lahat ng naninilbihan dito o higit pa sa mga benepisyong ating mga tinatanggap at tatanggapin pa. Ganoon din dapat ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang ating paglilingkod. Pwedeng ito ay sa ating simbahan o sa church kung saan tayo nakabilang. Pwede sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Pwede rin sa ating mga kapitbahay o pamayanan o lipunan. Ngunit, dapat balanse ang ating paglilingkod sa Diyos at sa ating bayan. Kaibigan kapatid, ang turo ni Jesus, mahalin natin ang Diyos at mahalin din natin ang ating bayan. May trabaho o negosyo ka ba kapatid? Magbayad tayo ng tamang buwis. Mahal mo ba ang Diyos? Mag-tithe tayo at maglingkod, mga kaibigan, mga kapatid. Habang ikaw ay nagbibigay ng tama sa bayan at sa Diyos, lalo tayong binibiyaan ng Diyos. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, paki-like ang page at paki-share sa mga mahal niyo sa buhay at mga kaibigan para ma-bless din sila. Muli, ako po si Roy. Pagpalain kayo nawa ng ating amang punong-puno ng pagmamahal.